Hello sa inyo mga kapadyak. Sa video na ito ay may check tayo na isa sa pinakamurang hubs na nabili ko sa Quiapo. So titignan natin kung ano nga ba ang specification nito, ano po ba ang weight nito, and kung maganda po ba ang performance nito or hindi. So ang pinakalas po is kung magkano nga po ba ang presyo na to. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, ako nga po pala si Jade dito sa Jade Cycling at dito ay gumagawa ko ng videos tungkol sa bike. Kaya simulan na natin. Unang-una sa lahat mga kapadyak, ang tatak nga po pala ng hubs cassette na ito ay Mr. Bikes cassette hubs. So itong cassette hubs na to, ito ang pinakamurang hubs na sealed bearing na nabili ko sa Quiapo. So mamaya malalaman ninyo kung magkano ang presyo nito. Kaya bago natin simulan, titignan muna natin kung ano nga ba ang specification ng hubs na ito. Kaya simulan na natin. So sa hubs na ito ay yung body niya, ito ay aluminum alloy po siya. Mr. Bikes yung tatak. Then ito ay naka 6 bolts na rotor. Pang rotor yan. May lalagyan ng rotor. So, bali dito sa cassette niya, yan. Ito ay steel, pagkakaalam ko. Para sa budget hubs, ito ay steel. Yan. Yan. At ang hubs na ito ay sealed bearing na. So, ito yung pinakamurang hubs na naka-sealed bearing. So, ito yung harap rin niya. Yan. Yan. Mr. Bikes. Yan. So, may kasama na siyang quick release. Yan, dalawa yan. Quick release, may kasama na. Then, ito palang axle niya. Pagkakaalam ko, itong axle niya dito ay steel rin to. Para sa budget na hubs, ito ay steel. So, ito, itong hubs na to ay pang quick release po lamang. Hindi po siya pwede sa true axle. So, ang size po nito pagdating sa rear hubs ay 130 or 135. Basta nasa 130 mm. So, pagdating naman po dito sa harap ay 100 mm. So, para malaman nyo na sealed bearing tong hubs na ito, ay papakita ko po sa inyo. So, ito nga po mga kapadyak. At kung makikita nyo po, ayan, sealed bearing po yan. Sealed bearing. Yan. Ito, sa murang hubs na ito, naka-sealed bearing ka na. So, katulad po siya ng Ragusa R200 na hubs. Pero, mas mababa po yung presyo nito. So, timbangin natin kung kung ilan po ang weight nito. Kaya, tingnan natin. So, ayun nga mga kapadyak. Tignan natin kung ilan nga po ba ang weight ng Mr. Bikes cassette hubs. So, unahin muna po natin dito sa rear cassette hub. Yan. Unahin natin. 520 grams para dito sa cassette hubs. So, tignan po natin doon sa front hubs. Tignan po natin kung ilan po ba ang weight nito. So, tignan po natin. 350 grams. Yan. 350 grams. So, ayun nga po mga kapadyak, ang overall weight ng Mr. Bike cassette hub. So, ang pinaka-overall weight po niya para sa dalawa na to ay 870 grams. So, good na po siya para sa budget cassette hubs. So, isa na po to sa pinakamaganda at pinakamurang cassette hubs na mabibili ninyo. So, tignan po natin kung gaano po ba kalakas ang tunog ng budget hubs na ito. Kaya, testing natin. Yan. So, di ko po alam kung ano lang po to, 2 poles or 3 poles, pero sakto lang po yung ingay niya. Pero okay na po siya pagdating po sa freewheel. Ayan po, napaka-smooth. Napaka-smooth ng pagkakaikot niya. Unlike po dun sa mga iba na ano, parang antigas para paikutin. Dito ang smooth po. Ayan o, parang ano o. Smooth na smooth. So, ayan.
So, sulit na sulit tong Mr. Bikes na cassette hubs. So, para siyang Ragusa R200, pero kulay black lang to. Kasi yung sa Ragusa, parehas na parehas lang eh, silvering rin. Ang pinagkaiba lang po niya ay meron siya ditong dust cover. Yan. Yan lang po ang kinagandahan dito sa Mr. Bikes. Yung mga available na holes ng cassette hubs nito ay 32 holes hanggang 36 holes. At yung ito nga po pala, yung sa cassette niya ay compatible lamang po siya hanggang 9 speed po ata. Kasi nung tinry ko po yung 9 speed na cassette ay sumakto lang po siya. Saktong-sakto na po. Kaya pagkakaalam ko po is 9 speed lamang po yung cassette hubs na ito. So ayun nga po mga kapadyak, magkano po ba ang presyo ng Mr. Bikes cassette hubs na ito? So ang presyo po pala niya na nabili ko ay 700 pesos only. Saan niya makikita? Walang iba kundi lamang dun sa Quiapo. So may video po ako niya at papakita ko po sa inyo kung saan ko po siya nabili. Dito po. Yan. Sa may tapat po siya ng Sansonic Electronic Plaza. So, dun po kila kuya ay napakamura po talaga nila magbenta ng mga bike parts. Dun nga po sa kadena na 9 speed ay nagbebenta lang po sila sa halagang 200 pesos. At dito ay namangha ako dahil 700 pesos lang. Unlike po dun sa Ragusa, is 1,000 pesos. So, napakalaki po ng difference between sa Ragusa and dito sa Mr. Bikes. So, same lang naman po sila ng specification. Silvering na rin po to. So, napakamura po nito. Yan, sa mga naghahanap dyan ng budget hubs. Sa mga naghahanap po dyan ng pinakamurang bike parts na mabibili sa Quiapo, dun lang po sa may tapat ng Sansonic Electronic Plaza. So, sa pinakita ko pong video sa inyo, ayan po, dyan po, dyan yung po mabibili yan. So, mura po talaga sila magbenta. So, ayun nga po mga kapadyak, marerecommend ko po ba tong Mr. Bike cassette hubs? So, para sa akin, oo, marerecommend ko po ito sa inyo. Dahil sa presyo pa lang po niya ay panalong panalo na. At pangalawa, sa quality po ng silvering na hubs na ito ay sulit na sulit. At dito, yan, may kaingayan na rin po pala siya. At makakasigurado po kayo na matibay po ito dahil ito po ay aluminum alloy na at yung cassette niya, yung ito, ay steel. Kaya matibay po talaga to. Yan. At maganda rin po yung ikot niya. Yan. Hindi po siya matigas. Malambot ang pagkakaikot. Kaya marerecommend ko po ito sa inyo kapag magbibuild po kayo ng budget lang. Ito po, Mr. Bikes Cassette Hubs. So, yun lamang po mga kapadyak. Maraming salamat po sa panonood. At shoutout po pala sa aking papa, sa aking mama, kay ate at kay kuya, at kay Tito Benny, pati kay Tita Janet. Yun, maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking mga videos. Ay maraming salamat po. So yun lamang po, ako nga po pala ulit si Jade dito sa Jade Cycling, at dito ay gumagawa ko ng videos tungkol sa bike. Kaya maraming salamat po. God bless po sa inyo and ride safe.